I believe, sir, kasama na nai-incorporate. No, I believe, I ask you, yes or no? Yes, sir. Sigurado ka? Sigurado ka? Hindi, tinatanong kita, are you sure of that? Sigurado ka? Maybe, sir, because that is ano one maybe? Of people. Ang sketch nung tao na allegedly pumatay. Pero ang layo-layo naman sa mukha nung former councilor ng Los Baños. Tingnan mo yung profile nung nilabasan nyo ng ano, warrant of arrest. Pinagmalaki kasi ng isa sir eh, na sila. Sino yung nagmalaking yun? Major Albotra, Mr. Chair. Major? Albotra of Region 7. Albotra? Yes. Of Region 7? Yes. Para kwento niya, sharpshooter po yung bumarel. So, Captain Albotra, do you... Mr. Chair, I'm my conscience is very clear. I have not involved in any way to the killing of Mayor Halili, Mr. Chair. Narilin na rin po siya, Mr. Chair. Why? Hindi ko po alam, Mr. Chair, na... Station 1 Commander ka, hindi mo alam na nirelieve siya? You're lying! Hindi ko po maalala, Mr. Chair, kung bakit nirelieve. Nako, huwag tayo maglokohan dito, ha? Bata mo yung dalawa, bit-bit mo pa kalambat, then bumalik ka sa Cebu, tapos mo hindi mo alam? Why did we relieve? Ang alam ko po, Mr. Chair, na-assign, bumalik po siya sa Negros, Mr. Chair. Ang tanong nga, bakit siya nirelieve? Polis ka, hindi mo alam? Bata mo, hindi mo alam? Hindi mo malang chinek? Kung anong motive? I have no direct idea talaga, anong, Mr. Chair. Mr. Chairman, now I move to cite in contempt. Captain Albotra. Panoorin ang latest headline para di kayo nahuli sa balita. Narito ang latest Congress hearing ng extrajudicial killing and war on drugs. Nagulat na lang po ako, nalaman ko na pinatay daw po si Mayor Perez. Sinasabi nila na nakita daw po ako within the vicinity sa tapat ng 7-Eleven. Wala naman po ako doon. Ang masakit po nito, may nagturo na isang bogus witness na nakita daw niya ako. Kaya nung ma-file yung case, sa kanilang reklamo ay mayroong video pero hindi po nila isinumite at hindi rin po kami nabigyan ng kopya. Kaya lumayo po ako pero hindi po ako nagtago. Naglipat-lipat lang ako at nakikita naman po ko dahil kung sakaling ako itutumba, wag na lang madamay ang pamilya ko. May mga anak din naman ako eh. Nagulat ako, nahuli nila ako sa Baguio, pero hindi po ako nagtago. Dahil naglalakad lang po ako. Kung ako po ay magtatago, pupunta po ako ng ibang bansa. At magpapakalayo-layo ako, pero talagang haharapin namin, gusto lang namin malaman kung saan at kailan ko magagawa ng parang ipaglaban ng sarili ko. Na kumakalat ko sa mga Facebook, sa mga messengers. Nagulat kami. Wala naman ako sa video. Kung nga ilabas lang po yun ng mga pulis na siyang gumawa ang Task Force Perez and PNP Los Baños at that time, kung nilabas lang nila, hindi sana kami makakasuhan. Ang sinasabi nila, wala daw video na pwedeng pagkakilanlan ng salarin. Pero makikita mo, meron po. Meron. Sinama nila si Ginong Glenn Arrieta na LCR head na galing ng civil service. I don't know the person personally. Sinasabi nila pinapaling daw ang video kaya walang makita. Pero bakit meron? Hindi ko pakahabaan pero kaya po ako nagpunta dito sa inyong paanyaya dahil nung sinabi po ni Madam Colonel Garma na ang bumira daw po o kumatay o pumatay ay ang team ni Major Albotra, nagsaliksik po ako ng mga videos. Pareho ng build, hard worker o nag-gym. Nakita ko pareho ng balikat, pareho ng gupit, nakasombrero, pareho ng binte.
5.56 mm ang ginamit, sniper din po. Sabi ko, bakit po ganun? Your Honor, I thought the PNP is supposed to protect and serve the people. Some of them keep on implicating innocent people just for them to prove that they have done something or to please their officers, whoever they are. Hindi mo alam kung saan ka pupunta kasi kalaban mo, mga naka-uniforme. To seek for the truth. Ngayon lang ako umiyak sa buong buhay ko. Lahat po nagkakamali, pinipilit kong itama. Kung ayaw po, nakontra ako. Pag ayaw, I seek the help of the court, especially ombudsman, so that they will be decide. They will be the one to decide. And at the time when Mayor Perez was killed, I'm no longer a politician or public servant at that time. Nasa private life na po ako. Si Mayor Perez was also a board member during that time na kami magkasama. Ako po ang vice governor nila. At we have talked about you, how you fought the administration of Mayor Perez then. But it was a fight that is natural on a democratic form of our government. And I was shocked to find out that you were involved during that time that I was the mayor of the city of Santa Rosa already. And you were implicated. Ang problem, Mr. Chairman, nakakalungkot lamang that those people in power in the PNP organization, nakakuha sila ng sketch nung tao na allegedly pumatay. Pero ang layo-layo naman sa mukha nung former councilor ng Los Baños. And I really am shocked to find out why these people from the PNP have chosen you to be the poll guy. We will establish and we will give these people that we have invited the chance to prove that we are wrong. And the chismis allegedly that was received by former GM Garma was indeed a chismis. We will try to prove it now. Manifested by GM Garma that it was told to him by Major Albotra and now Colonel Albotra. Do you have also that knowledge he was those he was boasting, no? Naging boastful siya in telling GM Garma that grupo nila ang tumira kay Halili. Like big personalities that you know about. Yes, Mr. Chair, Mayor Halili, pinagmalaki kasi ng isa sir na sila. Sino yung nagmalaking yun? Major Albotra, Mr. Chair. Major? Albotra of Region 7. Albotra? Yes. Of Region 7? Yes po. Lieutenant Colonel Albotra na atang. Albotra. Albotra. Kenneth Albotra to be invited in the next hearing. And when this fellow saw our investigation during that time, he immediately called me and tried to compare what happened. And sabi ko, I will not believe right away. Give me story and give me evidences. Because here, in our Quadcom, hindi po tayo nag-entertain kung walang valid na mga ebidensya. So, Mr. Chairman, allow us to try to see these two videos before we ask our officials from the PNP. Pumunta siya doon sa area na kung saan pinatay si Mayor, diyan po tumayo si Mayor Cesar Perez sa areyang yan. At umiikot siya sa munisipyo. Paikot-ikot siya mula alas 10 ng umaga hanggang sa pinatay si Mayor Cesar Perez. Yan ang taong hindi nakita ng ating mga kapulisan. Yan ang CCTV na hindi nila nakita. Hindi pinresenta sa korte. And why this was not presented? Itong ban na to na ginamit nilang AC-4033, nirambo lamang nila yung plaka na ginamit kay Halili. Diyan sila nagtago. 6:12 hanggang 8:30. Ayan, diyan. Andito ang seat, ang munisipyo sa kanan. At sa area niyan, wala diyan si Tamisin. Wala diyan si Konsehal Norbin Tamisin. Makikita niyo yung van? Ayan.
na kung saan dyan nagsimula yung pagputok. ACA 433, at yan din ang ginamit nila kay Halili, nirambol lang yung plate number, yun, umalis na. Makikita natin sa kabilang CCTV yan, lumalabas na sila. Pagkatapos nilang si Mayor Cesar Perez. Ang sinasabi nila, ang man nandun sa 7-Eleven, andyan ang man. Mula alas 10 ng umaga hanggang 8:45, umalis na sila ng Los Baños papunta doon sa Calamba. Miss Garma, is the guy, Captain Albotres, the person that you mentioned? Yes, Your Honor, Mr. Chair. So you confirm that Captain Albotres is the same as alleged Colonel Albotra? Yes, Mr. Chair. Anong assignment ang binigay sa iyo nung nasa Calamba City ka? Mr. Chair, last June 14, 2018, I was issued orders. Anong inassign sa'yo? Anong function mo? Intel operative po, Mr. Chair. Intel ng ano? Intel ng Calamba City Police Station po. Ng SDEU? Opo, Mr. Chair. Drug Enforcement Unit, correct? Yes, Mr. Chair. Anong ginawa mo sa loob ng 23 days that you were assigned in that city? Mr. Chair, I have submitted the affidavit, Mr. Chair. Yes, we have received your affidavit. Nakalagay po doon, Mr. Chair, yung mga araw po ng timeline po at saka yung mga activities ko po doon, Mr. Chair. I got your affidavit. But what I'm asking you is, anong ginawa mo bilang ikaw ay intel ng DEU sa Calamba City? Anong work ang ginawa mo during that time? Mr. Chair, nagtrabaho po ako bilang intel ng SDEU ng Calamba City Police Station for only 6 days, Mr. Chair, because our order was nullified then, Mr. Chair. Hindi yun ang tinatanong ko, ano? You were designated. Kasi yun ang trabaho mo, intel eh, DEU eh, di ba? So, anong in-intel mo during that time? I only work as intel, Mr. Chair, for only 6 days, Mr. Chair, kasi nullified nga po. Okay, correct. Namin. Sa 6 days, anong ginawa mo? Nagtrabaho po ako, Mr. Chair. Anong tinirabaho mo? Yung mga ano po, Mr. Chair, flagship programs po ng PNP. Ng ano? Gambling, drugs, wanted persons. Meron pong mga accomplishment niyo siguro doon, Mr. Chair, na nakikita doon sa police station, Mr. Chair. At pagkatapos ng trabaho mong yan, ibinalik ka? Yes, Mr. Chair. Yun po ay assumption ng Office ni Ma'am Garma. Kaya pumunta po ako doon. Ngunit, hindi po kami nakapag-usap kasi marami pong tao at saka pagkatapos po ng assumption niya, diretso po sila sa conference room, Mr. Chair. Okay, and during that time, July 2, dito pinatay si Tony Halili. At ang sinasabi mo, nandun ka sa assumption ni Colonel Garma. Colonel Garma, can you kindly confirm to us, nung July 2, na kung saan dito pinatay si Tony Halili, were you able to meet si Captain Albotra? Mr. Chair, hindi ko na maalala sa dami po ng mga officers during that time. Okay. At dito sa kanyang affidavit, sinasabi niya dito, noong July 3 to 4, nag-courtesy call siya sa CCPO. Ikaw yon. And July 5, 2018, nag-issue ng order para dalhin siya doon sa traffic patrol group na sign mo. So, kailan mo siya nakausap? So, most likely, Mr. Chair, after the turnover po ng command when I assumed as city director. So, most likely, that's before July 5 when the order was issued to him as in charge of the assigned sa traffic group. At doon mo siya nakausap about doon sa pagiging boastful niya sa nangyari kay Halili? Yes, Mr. Chair, kasi may PDS po kasi yan na pinakita sa akin. So nakikita ko yung kung saan ang mga assignment. So nagtanong ako saan siya galing. So very comfortable naman po siya na nagkwento na galing siya sa Region 4A. At nakwento po niya sa akin yung operation. At yun ang sinabi niya? Yes, Mayor Halili. Anong pagkakasabi niya, GM? He is part
of the said operation. Hindi naman niya sinabi siya ang bumaril or something, but the fact na sinabi niya his part, I assume na merong kinalaman. Trabaho. Yes, sir. And mga ganyan kasing trabaho, compartmentalized po yung work. So, hindi na rin po ako masyadong nagtanong. Nagtanong. As ang alam ko lang, nakwento niya, sharpshooter po yung bumaril. Captain Albotra, do you confirm that nagkaroon kayo ng usapan sa kanyang opisina? Sigurado nag-usap kayo, Mr. Chair, kasi ako po ay nagko-courtesy call, but never did I remember saying something, anything like that, Mr. Chair. Captain Albotra, remember, you are under oath. Yes, Mr. Chair. At kung sakasakali na may kinalaman ka at involved ka sa grupong ito, aminin mo na, kasi darating ang panahon, hahabulin ka ng pagkakataon, maniwala ka sa amin. Marami na kami napatunayan sa kongresong ito. Marami na kaming napatunayan noong paman. Hahabulin ka namin kung talagang involved ka. Maniwala ka sa amin. Can I say something, Mr. Chair? Go ahead. Mr. Chair, my conscience is very clear. I have not involved in any way to the killing of Mayor Halili, Mr. Chair. What is your relationship with Major Andulan? Major Andulan is my classmate, Mr. Chair. Major Andulan, magkaibigan kayo, correct? Not really, sir. It's just my classmate, sir. Ngayon ko lang po siya nakasama, sir. Andito sa Facebook nyo, eh, yung mga closeness. Eh. Ha? Bakit ikaw ang humuli kay Norbin Tamisin? Anong kinalaman ng pagkatao mo during that time that you were assigned in Cavite? Mr. Chair, during that time, sir, I was assigned in Batangas CADG as the chief, sir. Oh, yes? Yes, yeah po. Bakit ikaw umuli? Bakit hindi ka nakipag-coordinate sa CIDG namin, sa Kabuyaw? Ang lapit-lapit ng Kabuyaw. No, sir. We apprehended him, sir. We implemented the warrant of arrest. Bakit nga hindi ka nakipag-coordinate sa Kabuyaw? May CIDG tayo dun eh. Yes, sir. I coordinated with the CADG. You coordinated? Yes, sir. Sa COP po ng Los Baños. After the arrest, saan nyo dinala siya na? Sa Camp Vicente Malbar po, sir. Correct. Batangas. Yes, sa tama, Batangas. Yes, sir. O ba't hindi nyo dinala sa amin, sa Kabuyaw? If you coordinated rightly with the province of Laguna, with the CIDG sa Kabuyaw, bakit dinala mo sa area mo? Sino ang CIDG during that time sa Kabuyaw? If you coordinated with Kabuyaw? Si Major Dilem po, sir. Did you coordinated with him rightly, properly? Yes or no? Yes, sir. Through phone, sir. So saan mo na-apprehend si Barangay Bukaking Drive, Baguio City, Your Honor, Mr. Chair. So nung ma-apprehend mo si Norbic Tamisin, si Konsehal, anong basis ninyo for the arrest order? Mr. Chair, he has a warrant of arrest of murder po, sir, under branch 107 of... And using this picture? No, sir. Anong ginamit ninyo? Paano nyo nalaman na siya yun? Ito na guys, ang legit na lalong magpapain love sa partner mo. Ang Sweet Night Fragrance Collection na nangungunang bumibenta ng 1.9 million sa TikTok shop. Siyempre kasama ang favorite flavor na whipped vanilla and spice, wild vanilla at ang men's blue. 99 pesos lang, pero legit na amoy mayaman at recommended by influencer. So order ka na? No, sir. Anong ginamit ninyo? Paano nyo nalaman na siya yun? We have an informant, sir. So hindi nyo ginamit yung picture na to? Sa pag-aresto sa kanya? No, sir. Since po sir, yung informant sir, close po sa kanya sir. Ano yung? Yung informant niya po sir, close po sa kanya sir. Yung mga witnesses niya. Sino mga nagturo sa kay Norbix at Amisin during that time? Because you have two witnesses. Informant sir yung nagturo sa amin sir. You have witnesses. 'Di ba? Na nakakita sa kanya sa 7-Eleven na nandun daw siya. Sino yung mga yon?
Those two informants, sir. Naginamit yung witnesses sa kaso? Yes, sir. One... Anong pangalan? Public record dyan, Norvik. Sino? Who are these people? Raymond Raven ng B-Teen sa Baipo na hindi naman po doon nakatira. And these are the people that you have trusted in trying to find out that this person is the one who is being accused of. Tama, mali? Yung taong sinabi mo kanina, yung dalawa. No, sir. So, ano naging basis nyo? Yung sabi mo, yung witnesses, the basis dalawa. Of the first is the warrant of arrest, sir. And then, sir, may pointer po kasi kami na close po sa kanya, sir. Dalawa po yun, sir. I can give you names to, kung if you allow it, sir, to sige, have please, an give executive us the name, session, ano? Sir. And also, pareho siya doon sa kaso na i-final against Norvin Tamisin. Tama? Yes, sir. Apo. Informant lang, sir. So, yung sa amin, sir, sa implementation lang po of the warrant of arrest from Tamisin. And what is your relationship with the former general Bato? Na-assign ka sana. I'm asking you, ano relationship mo eh? Sabi mo, wala kang relationship. Because ikaw ang pinagbantay sa anak ni General Bato na nag-aaral pa yung anak niya sa PNPA. Yes or no? No, sir. Prior to my assignment there, sir, doon na po ako na-assign, saka pa lang po pumasok yung sa anak niya? Opo, sir. Opo. Bakit hindi niyo sinama yung CCTV na nakita namin na kung saan nakita kung sino ang pumatay? Bakit hindi niyo ginamit ang CCTV? Mr. Chairman, sir, if my recollection is right, kasama po siya sa evidence na isinabmit namin sa prosecutor. Colonel, stop lying, ha? I'll be asking the documents coming from the courts, from the court, kung isinama nyo. Councilor Norvin Tamisin, kasama ba? Your Honor, sa fiskalya, wala po. Wala po kaming kopya. Iyan ay lumabas lang sa Facebook, nakita namin at napatunayan ko po nung nasa korte na po. Nung nag-hearing na po kami. Pero sa fiskalya, bago na isampa, hindi po namin nakita, hindi rin po kami nabigyan ng kopya, Your Honor. Colonel, if you will give us time, sir, para maikuha namin yung mga document dyan, then we will submit it, sir. Ang alam po namin during the conduct of investigation, kasama po lahat yun, sir, na tiningnan natin. Yung kanilang mga affidavits, na hindi naman sinabi na laban sa akin, kundi para daw kay Mayor Perez. Hindi naman po yan pinanumpaan sa piskal, sa Hepe lang. Pero hindi naman daw po sila nagpunta kay Hepe. Basta pagkagawa ni Aguilar, yung PSSG Ronel Aguilar, pinuntuntahan sila sa munisipyo, pinapipirma lang, pero hindi po sila, katulad ng isang witness, never po siyang nakaharap si Hepe para pirmahan. Kaya po, hindi nila alam na yung pala ay gagamitin laban sa akin. Akala po nila para lang sa kaso ni Mayor Perez, pero hindi para po sa akin. Your Honor. Yung party mo is pag-aresto kay Konseyal, tama? Yes, sir. Opo. Pero sa kaso ni Mayor Perez, Direct Mayor Perez of Los Baños, tama? Yes, sir. Pero CIDG ka ng Batangas? Yes, sir. Opo. Okay. Si Colonel Garduque, you were the chief of police of Los Baños. Yes po, sir. Nung namatay si Mayor Perez. Now, may know kung merong SITG o task force na nag-imbestiga dito sa insidente na ito? Yes, sir. Tama po, sir. Immediately upon the incident, sir, right after the incident, the SITG Perez was immediately formed. And may I know kung sino po yung head ng SITG na ito? On its initial pay, sir, it was headed by our DRDO. And who is the DRDO? Or who was the DRDO then? It was Police Brigadier General Rodolfo Dimas, sir. Colonel Garduque,
When you were asked by Chairman Dan Fernandez, eto ah, that's on record. Sinabi mo kasi na part of the evidence are the CCTV. Tama? If my memory is no, right. No, you mentioned it. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Oh, so ang tanong, bakit nakita mo ba kanina yung presidente Chairman Dan Fernandez? Yes, sir. Oh, but yan ba yung video clips o video CCTV? Kasama, sir, sa... Are you sure? Kasama, sir, sa tinignan namin yan during the incident. And you also noticed that one with AK-4033 plate number? That park on the back of the municipal hall? Is it part of your investigation? Yes, sir. Kasama, are you sir. Sure of that? Yes, sir. Sigurado ka? Opo, sir. Oh, did you, in your investigation, nakafocus ba kayo doon sa van na yon? Yes, sir. That is why in-involve namin, sir, yung sa SITJ, yung anti-carnapping unit. Oh, what's the result of that investigation with regards to that car? I cannot remember the result of the... How about the person that was focused during the presentation of that CCTV? Kasama rin yan, sir, sa actually sa napaila natin as Jando, yung taong nakita natin. And that video was also presented during the court hearing? I believe, sir, kasama na naiing... No, I believe, I ask you, yes or no? Yes, sir. Sigurado ka? Sigurado ka? Hindi, tinatanong kita, are you sure of that? Sigurado ka? Maybe, sir, because that is... Ano maybe? I'm just asking you if that CCTV that focused that certain person was also part of your evidence? Yes, sir. Oh, tingnan mo yung profile nung nilabasan nyo ng warrant of arrest. Is he the same person sa profile niya? No, sir. Oh, but kayo pumayag? But naging akusado yung former counselor na hindi pala pasok doon yung profile niya? Yung physical appearance niya hindi pareho doon sa subject person. Now, a while ago, sinasabi mo nga that person was also the subject of your investigation as Jando. Yes, sir. Oh. Why? That's the other suspect that we are trying to identify, sir. That's the other suspect that you want to identify? Yes, sir. Eh, pero wala naman kayong mapakita sa CCTV na nandun si Konsyal. Oh, Colonel. Actually, who filed the case? Is it the family of Mayor Perez or the PNP? The family of Mayor Perez, sir. So the family of Mayor Perez believe that Mayor Perez was killed by the counselor. Ganun po ba? Yes, sir. Are you sure of that? Yes, sir. Because we have to invite the family. Yes, sir. I beg to disagree, Mr. Chair. Kasi nagte-text po sa akin yung anak ni former Mayor Perez. Hindi po sila naniniwala doon sa IR ninyo. Oh, Colonel Roque, you're lying. A while ago, you admitted, you said that the family believes in your case. That indeed the counselor is the one who killed the mayor. Oh, Colonel Roque, you're lying. He was with us when we filed the case, sir. The son of Honorable Mayor Perez. Eh, wala akong pakialam kung nandun siya. Ang tanong ko sa iyo, naniwala ba sila na hindi the counselor is the one who killed Mayor Perez? And you said, yes. Categorically. Hindi ko na tinatanong ng... Hindi na nga ako nagtanong second. Follow up lang to kay Captain Albutra. You mentioned about two police
personnel that you brought to Calamba. Sino ngayong dalawa? Mr. Chair, PO3 Eugene Calumba and PO3 Eugene Calumba. Mr. Eugene Chair. Calumba and is PO2 Miljin Bulandres, Mr. Chair. Is PO2 Miljin Bulandres po, Mr. Chair. Bulandres. Yes, active Mr. pa ba sila sa duty ngayon? Si Eugene Calumba po, Mr. Chair, ay namatay na po siya, Mr. Chair. Namatay? Opo, Mr. Chair. What cause of his death? Siya po ay namatay, Mr. Chair, sa Cebu City, Mr. Chair. Cause, ang tinatanong ko, ano yung... Nabaril po siya, Mr. Chair. Binaril? Opo, Mr. Chair. Kailan yon? Hindi ko na po maalala, Mr. Chair, yung date, Mr. Chair. Anong nature ng pagkabaril? Hindi mo na malaman? Sige nga. Yung Bulandres. After po nung namatay po si Eugene, Mr. Chair, mga ilang araw po, nagparilib na rin po siya, Mr. Chair. Hindi ko na po alam kung saan siya, Mr. Chair. So, nabaril din yung Bulandres? Narilib po, Mr. Chair. Narilib po siya, Mr. Chair. After na? Narilib? Narilib po, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. When was that? 2018, Mr. Chair. 20? Sometime on 2018 po, Mr. Chair. 2018? Yes, Mr. Chair. Pagbalik niyo sa Cebu, anong assignment niya? Sa Police Station 1, Mr. Chair. Under sa iyo? Opo, Mr. Chair. So, nung nabaril yung a certain Calumba? Calumba ba yun? Eugene Calumba, Mr. Chair. Oh, nung nabaril yung Calumba, anong assignment niya? Siya po ay Station 1, Mr. Chair. Sa iyo? Under sa akin, pero... Under sa iyo? May... Siya sa dali, tinatanong kita, under sa iyo? Yes or no? Siya po ay assigned sa unit to, Mr. Chair, pero operationally under control po siya ng... Daan-daan lang po, hindi ko maintindihan. Ano, please? Si Eugene Calumba, Mr. Chair, ay assigned sa Police Station 1, Mr. Chair. Under sa iyo? Yes, Mr. Chair, pero siya po ay operationally controlled by Ma'am Garma, Mr. Chair, that time. Under sa iyo, pero operationally controlled by Colonel Garma? Yes po, Mr. Chair. Wala. Mr. Chairman, wala na si Colonel Garma? Chairman? Wala na si Colonel Garma? So, that was 2018 also? Opo, Mr. Chair. O kanina tinatanong kita, ba't hindi mo matandaan kung kailan siya na-assign at saka namatay? Yung exact date po ang hindi ko matandaan, Mr. Chair. Huwag kang mag... abogado dito? Sorry po, Mr. Chair. Nung tinanong kita kanina, sabi mo, hindi mo na matandaan. I'm referring po sa exact date po, Mr. Chair. Hindi ko naman tinanong yung exact date eh. Well, in fact, kung hindi kita tinanong kung saan siya nakasign, hindi mo sinabi na under your Station 1. Yung Bulandres. During that time, Mr. Chair, nung nangyari po yun kay Eugene... Sandali, tapusin mo na. After nung Calamba, saan siya na-assign? Sa Cebu City rin po, Mr. Chair. Police Station 1, Mr. Chair. Station 1 din, sa iyo din, di ba? Opo, Mr. Chair. From Calamba, binitbit mo pabalik sa Cebu. Nung nullified po yung order namin, Mr. Chair. Kaya nga, opo, binitbit mo. O, tapos? Tapos, nag-courtesy call po kami kay Ma'am Garma. Hindi ko tinatanong yung courtesy call. Ang tinatanong ko yung assignment ng Bulandres. So, namatay yung Calumba under your watch sa station mo. Tapos, anong nangyari kay Bulandres? Narelieve na rin po siya, Mr. Chair. Why? Hindi ko po alam, Mr. Chair. Station 1 commander ka, hindi mo alam na nirelieve siya? You're lying. Hindi ko po maalala, Mr. Chair, kung bakit nirelieve. Huwag tayo maglokohan dito, ha? Bata mo yung dalawa, bit-bit mo pa... Calumba, din bumalik ka sa Cebu, tapos mo hindi mo alam?
Why they were relieved? Ang alam ko po, Mr. Chair, na-assign, bumalik po siya sa Negros, Mr. Chair. Ang tanong nga, bakit siya nirelieve? I have no idea, Mr. Saan Chair. Saan siya in-assign? Sa Negros Oriental? No idea po, Mr. Chair. Kung Mr. Chairman, itong si Albutra kanina pa to eh. Napakasinungaling to. Kung hindi mo makorna, hindi sasagot ang tama. Ngayon, bata mo yung dalawa tapos hindi mo alam. Eh, yung investigation regards to the death of Kalumba. Ba't siya pinatay? Hindi mo rin alam. Mr. Chair, during that time po, siya po ay... Hindi, tanong ko, anong motive? Ang kwento po nun, Mr. Chair... Anong motive? Police ka, hindi mo alam? Bata mo, hindi mo alam, hindi mo man ang chinek kung anong motive? I have no direct idea talaga, anong, Mr. Chair. Mr. Chairman, now I move to cite in contempt Captain Albutra for lying in this committee in violation of Section 11, Paragraph C of our rules. So move, Mr. Chairman. Second motion. There is a motion to cite in contempt Major Albutra for violating Section 11, Paragraph C of the Rules of Procedure Governing Inquiries in Aid of Legislation. And it was duly seconded. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. Comsec, please take note that Major Albutra is now cited in contempt by the Quad Committee. Chairman, please proceed. Just a rejoinder. Alam mo, Captain Albutra, I have warned you kanina pa. Hindi ko pa mabuo yung story. Dahil taga Cebu ka eh. Pero you were assigned to Magete, kaya mapacheck ko rin yung record mo. Pati yung dalawa mong tao. Eh, nagsisinungaling ka eh. Babalikan ko pa rin yung Kalamba on the next hearing. Eh, kung hindi kita makorne, alam mo, akala mo dito, hindi kami nag-investiga. Akala mo dito, hindi namin alam kung paano kukunin yung mga information. Oh, you are not cited in contempt. I will not ask you anymore. In the next hearing, you better cooperate. Next, Mr. Chairman, doon na muna ako kay Captain Albutra. Ang dami pa kong alam sa iyo. May sunod-sunod pa. In the next hearing, magkakaalaman tayo. Mr. Chairman, I would just like to ask, no? Kasi napag-usapan na rin yung Albutra. Second motion. Mr. Chairman, since Chairman ako is not around, I will move to detain Captain Albutra in the premises of the House until the committee report will be adopted in the plenary. So move, Mr. Chairman. Second. There is a motion as stated, duly seconded. Hearing no objection, the motion is approved. Mr. Chairman, Major Albutra is now cited in contempt and to be detained in the premises of the House of Representatives until the duration and termination of the committee hearing of the QuadCom and until the committee report is approved and adopted in the plenary.